Alright, magandang morning po sa ating lahat mga kadinginix. Ito po yung full video ng ating ginawang Samsung TV na may problema po sa kanyang signal mga kaibigan. Good naman po ang backlight po natin. So habang tinecheck po natin ay napag-alaman natin na wala pong bultahe doon sa ating VGH at sa VGL mga kaibigan. Ayan. Alright. So check po natin ang talagang problema. Ayan yung backlight okay naman po, although palitin na rin po dahil labas na po ang mga bilog Okay. So lagay na po natin ulit upang malaman natin ang status kung magagawa pa po ba o hindi na mga kaibigan, dahil ito daw po ay medyo na-stuck na po ng may katagalan. Alright. Kita po natin na double ang flex or yung ribbon wire po natin. So ang gagawin natin ay i-hang muna yung isa Ganun naman na yung estilo dyan. Siyempre, plug in po muna natin at maghanap po tayo ng voltage doon sa ating test point ng VGH mga kaibigan. Ayun. Ito. Pagkatabi lamang po yan sa ganitong design ng T-con. Okay. Ayan, di makita yan Wala po tayong VGH at VGL. So may problema po. Ang unang natin para nagagawin ay ihang natin itong isang flex Kung lilitaw po ba ang ating voltahe na hinahanap, yung missing mga kaibigan. Alright. Ito na, ihang na muna natin sa mga bago, ganun lamang po Hindi naman po harm yan na gawin sa isang unit. Mas naingat lamang po mga kaibigan, mga kaninimigs. Okay. At sa mga kabalita po natin doon sa isang YouTube channel natin Magandang morning po, magandang araw sa ating lahat. Alright, wala po talaga yung signal Yan po yung low gate signal na pumapasok doon sa ating mga panel upang magkaroon po tayo na develop ang isang screen display or picture ng mga kaibigan. Ayan, ilagay na po natin ulit ang flex natin. At ito namang kabila ang itry natin. Okay. Kung lalabas na po ang ating hinahanap na voltahe. Marahil ay niya napanood nyo na po ito sa isang video din Ayun! Ayun na Negative 6 At meron na rin po ang VGH po natin mga kaibigan. Try natin tingnan ang screen kung lumabas ba ang picture po natin mga kaibigan. Mga kabalita, mga kadigimix Ayan hati po ang picture natin mga kaibigan Ayan. So ganun lang po kasimple. Ang rason po kung bakit nagkakaganyan ay dahil may problema na po ang ating glass panel or LCD Ang natatanging paraan na lamang ay ganyan ang solusyon na nagawin. I-block po natin ang signal na may problema. Yan po ay medyo mahirap i-trace Siyempre sa mga baguhan ay hindi po kaya o mahihirapan po tayo. So consult na lang natin ang mga kaibigan nating technician mga kaibigan na malapit po sa atin. Dahil hanap buhay po namin yan, hindi naman pwede na mawawala po sa amin. Alright. Yan naman ay tumatagal hindi naman lahat ay pangmadalian. May mga tatlong taon na po tayo na ginawang ganyan ay hindi pa naman po bumabalik hanggang sa ngayon. So yan na. At full screen na po ang ating unit. Ganun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at like naman at pakishare ang ating video na ito mga kaibigan upang kahit paano ay marami po tayong mapasaya na mga televiewers po natin. Thank you so much po sa inyong lahat.